Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Kami nga pala si Teacher Henny, Teacher Rose, na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang kwentong babasahin namin ngayon ay tungkol sa isang makawan na naiinggit sa ibang puno dahil sa kakaiba nitong anyo. Ito ay pinamagatang Ibakabakaw. Ito ay sinulat ni Eleanor Q. Beacon at ikinuhit ni Gabina O. De Castro mula sa Dibisyon ng Kalapan. Binigyang buhay ito sa anyo ng Multimedia Nina Hani Grace C. Durango, Cheryl Rose F. Rivero mula sa Dibisyon ng Butuan City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Ibakabakaw! Kay ganda ng panahon at kaaya-ayang tingnan ang paligid. Banayad ang mga alon na tila idinuduyan ng hangin. Unti-unti nang sumisilip si Haring Araw sa silangan. Sa di kalayuan, mapapansin ang pananaw ng bakaw, isang bakawan. Para bang hindi siya nasisiyahan sa kanyang nakikita. Nakatuon ang tingin niya sa mga punong nakapaligid sa kanya. Bakit ibang kinalalagyan ko kaysa sa mga punong iyon? Bakit ang mga ugat nila ay nakabaon sa lupa? Bakit wala sila sa tubig na gaya ko? Ito ang mga tanong ni Bakaw sa kanyang sarili. Sa kanyang pag-iisip, napansin niya ang palangilangong na isdang si Maling. Mag-ingat ka sa paglalaro sa aking mga ugat, Maling. Magagaspang at maaaring makasugat iyan sa iyo. Pag-aalala ni Bakaw. Malungkot ka? Ano bang bumabagabag sa iyo? Pag-aalala ni Maling. Pakiramdam ko, hindi na ako masaya sa kinalalagyan ko rito. Tignan mo ang mayayabong na punong iyon sa bundok. Bakit kakaiba ko sa kanila? Malungkot niyang tugon. Sinundan ni Maling ng tingin ang itinuturo ni Bakaw. Bakit nga ba? Ang naitanong ni Maling sa kanyang sarili. Ano ka ba, Bakaw? Sigaw ni Hiwas ang hitong makulit. Ayaw ba kami kasama rito sa latian? Dugtong niya. Masaya ako at kasama ko kayo. Sagot ni Bakaw. Pero tingnan ninyo ang pagkakaiba ko sa kanila. Ang aking ugat ay nakaangat at parang kalansay na nakakalat. Sa nakahalong tubig, alat at tabang, ako'y nabubuhay. Wika niya. Dahan-dahang lumapit si Atong Pagong na nakikinig sa usapan. Lahat ng bagay rito sa lupa ay may dahilan. Balang araw, magkakaroon ng kasagutan lahat ng iyan. Wika ni Atong. Naging palaisipan kay Bakaw ang sinabi ni Atong. Kinaumagahan, nakatawag pansin kay Bakaw ang banta ng ulan. Unti-unti na ring umiihip ang malakas na hangin. Ang mga alon ay sunod-sunod nang humahampas sa dalampasigan. Lawan, bakit ganito ang ating panahon? Tanong ni Bakaw sa kaibigan niyang Bakawan. Nako! Hindi mo ba alam na may paparating na bagyo? Tingnan mo ang mga kasama nating Bakawan at naghahanda na! Ang mga tao sa paligid ay abala na rin. Inaayos nila ang bubong ng kanilang mga bahay. Itinataas ang bangka upang di mabasag ng alon. Aniya, napansin niya ang isang lalaki na nasa itaas ng puno. Bakit kaya na binabawasan ang mga sanga ng puno? Tanong niya. Bakit di nila tayo ginagalaw? Eh mga puno din tayo. Ano ba ang tingin ng mga tao sa atin? Laruan? Nakakainggit naman, buti pa sila. Hinanakit na sabi ni Bakaw. Hoy! Huwag kang maingit sa kanila! Saway ni Lawan.
Bakhaw! Higit kang matibay kaysa sa mga punong iyon. Kaya mong harapin kahit ilang bagyo ang dumating. Ikaw ang tutulong sa mga tao, sabi ni Amang Bakawan. Mga kasamang bakawan, magsipaganda na kayo, sigaw ni Amang Bakawan. Ano kayang ibig sabihin ni Amang Bakawan? Bulong niya. Narinig ng magkakaibigan ang winika ni Amang Bakawan. Anong gagawin natin at saan tayo magtatago? Tanong ni Malin. Nag-isip si Bakhaw kung paano matutulungan ang mga kaibigan. Ah! May malaking guwang ako sa aking katawan. Diyan kayo magtago nang di kayo madala ng alon. Wika niya. Nag-aalala lang nilingon ni Bakhaw ang mga bahay sa kanyang likuran. Anong pwede kong gawin para matulungan sila? Usal ni Bakhaw. Maya-maya pa, bumuhos na ang malakas na ulan. Tila naghahabulang kalabaw ang pagragasa ng mga alon sa dagat. Hinarap ni Bakhaw ang malalakas na alon na bumabayo sa dalampasigan. Sinabayan niya ang hampas ng hangin na tila walang katapusan. Tinatagan niya ang kanyang ugat sa pagkakapit sa lupa. Halos maubos ang kanyang mga dahon at mabali ang kanyang mga sanga. Kailangan niyang labanan ng unos para sa kaligtasan ng lahat. Nang humupa ang bagyo, isa-isang lumabas ang mga hayop. Awang-awa sila kay Bakhaw at kasamang mga bakawan. Bakhaw, tingnan mo ang mga puno sa paligid. Halos lahat sila ay nabuwal. Wika ni Coco Alimango. Tama si Amang Bakawan sa kanyang sinabi sa akin. Ngayon ko siya lubos na nauunawaan, sabi ni Bakhaw. Sinanggahan mo ang malalaking alon na makasisira sa mga bahay. Ikaw ang aming tagapagligtas, wika ni Coco Alimango. Napakalaki ng utang na loob namin sa iyo. Kailangan ka namin, lalo't higit ng tao, dagdag ni Hiwas. Tama kayo mga kaibigan, pagsang-ayon ni Bakhaw sa kanila. Dapat maging kontento sa kung anong meron ako, sabi niya. Simula noon, masaya nang nanirahan si Bakhaw kasama ang mga hayop sa latian. Sana'y may napulot kayong aral. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matutok.